Alright, magandang araw sa inyo lahat mga kadicer. For today's video, may sasagutin tayo na isip ko lang kung crucial ba to or kailangan bigyan natin ng isang linaw na kasagutan to, no? Kasi yung merchandiser nag-aalangan sa kanyang ginawa. Ayon sa kanya, hindi niya na raw gustong rotahan yung kanyang isang outlet. Dahil nga sa iba't ibang dahilan, meron siyang sinabi na malayo sa kanya yung outlet, bawal daw maglakad doon sa outlet na yon at bawal din daw siyang magmotor. No, dahil nga dyan sa kanyang asal na ginawa, sinabihan daw siya ng coordinator niya na mahaba na yung sungay at parang tumitigas yung ulo dahil nga sa ginagawa niyang iyon na ayaw niyang rotahan yung kanyang isang outlet. Okay, tara, sagutin nga natin yan. So, una sa lahat, shoutout sa iyo, Kadicer, at maraming salamat sa iyong suporta at tiwala sa ating YouTube channel. So, I think itong si Kadicer natin ay rubbing, no? Malinaw naman dahil nga sa yung isang outlet niya ay pinapasukan niya, yung isa naman ay hindi. Now, gusto mo niyang malinawan yung kanyang tinatanong. Ano? Okay. So, ganito kasi yan, Kadicer. Una sa lahat, siguro naman, bago ka napunta dyan, alam mo na yung outlet mo ay dalawa, no? Alam mo yan, sigurado ako kasi nga kung nabanggit mo na ayaw mo nang rotahan, ibig sabihin, noong una rumorota ka dun, di ba? Ngayong naka-experience ka na ng kahirapan malayo sa iyong bahay or wala kang motor, siguro tsaka mo naramdaman yung hirap, ngayon ayaw mo na rotahan, no? At nagalit nga sa iyong iyong coordinator, no? Kadicer, magagalit talaga yan sa iyo. Bakit? Kasi nga po, as a coordinator, meron po tayong tinatawag na manning schedule, no? Sabihin po ng manning, dyan po nakasaad yung mga number of heads ng merchandiser, mga schedule nyo. So, ibig sabihin, dapat mapasukan nyo lahat ng magiging outlet nyo na ibigay sa inyo ng inyong coordinator, no? Sa kaso mo, nangyari na rin kasi yan sa akin madalas, ano? No, yung isang merchandiser, dalawa outlet, ayaw niyang rotahan yung isa for some reason. Kung ako sa'yo, Kadicer, pagka ganyan, pasukan mo na lang yung outlet, no? So, hindi ka naman dun araw-araw. Kung ikaw ay rubbing, malamang, baka tag 3 times a week yan, pasukan mo na lang, ano? Pero kung talagang ikaw ay nahihirapan at nalulugi kung sa transpo man, better na mag-decide ka Kadicer. Kasi, hindi kasi pwedeng walang dicer doon, no? Dahil sa'yo naka-cluster yon, ikaw po ang accountable na rumota doon. Ganyan lang kasimple yung kasagutan dyan, Kadicer, para mawala na yan duda sa'yo. Tatanggalin ka talaga ng coordinator mo pag ganyan. Kasi nga, na isang uri ng violation, insubordination, dahil hindi ka sumusunod sa tamang schedule mo. Okay? Or hindi mo na rin sinunod yung coordinator mo sa kanyang instruction na pasukan mo yun. Di ba? So, possible ka talagang matanggal dyan, Kadicer. At yung pagtanggal mo dyan ay magiging valid po yan kasi nga ikaw po ang may fault. Okay? So basta ang advice ko sa'yo, pasukan mo yung outlet mo. Wala na kasing ibang option dyan, ano? Siguro hindi lang yun yung dahilan mo, naiisip ko, no? Hindi ko klarong magets yung bawal maglakad doon sa outlet at saka bawal kang magmotor. So I think baka wala kang license or takot ka magmotor, no? So yun, ano mo naman yon, syempre may paraan pa rin dyan, magkukommute ka, di ba? Kung kayo may transportation allowance, di ba? So hanggang dito na lang siguro, Kadicer, at maraming salamat sa iyo. Again, hindi kita kinakampihan, ano, at hindi ko sa kinakampihan yung coordinator mo. Sa amin kasi meron kaming inaalagaang grading system, no, pagdating sa ganyang deployment status. Sa kaso mo, dapat naman talagang mong pasukan yon, pero ikaw yung may ayaw. Mamemohan ka niyan, Kadicer. Maniwala ka sa akin. Baka yung pagkatanggal mo diyan hindi pa maging maganda. Ano? Siyempre, magiging bad record mo 'yan kung sakasakali lalabas 'yan sa mga susunod mong a-applyan pag nagkaroon ng back check yung a-applyan mo sa yung inalisan, sasabihin bakit nawala ikaw doon sa kanilang agency. Paano kung sabihin ni Cole mo na ay ano kasi 'yan, gusto niya siya nasusunod sa schedule niya. Malaki po ang chance na hindi ka na matanggap doon, Kadicer, di ba? So, yun lang ang advice ko, ano? Mag-iingat ka na lang palagi at sundin mo na lang yung iyong schedule. Okay? So,
So hanggang dito na lang at maraming maraming salamat. Muli, ako ang iyong lingkod, Erwin Regalo, palagi nagsasabi ng kasabihang, mabuhay ang lahat ng merchandiser. Peace!